Paano ka magiging masaya sa pagiging single? Part 2. Hi mga psychaigans, nandito kayo sa part 2 ng paano ka magiging masaya kahit single ka. Na siyang part 4 naman ng ating single tips video series. Without further ado, let's begin. Number 1, pahalagahan mo ang buhay mo. Maging mapagpasalamat ka at itigil ang pagrereklamo. Hindi ka magiging masaya sa kung anong meron ka hanggang sa matutuhan mo kung paano ito pahalagahan. Matuto kang makontento at pahalagahan ang iyong buhay. Lagi mong isaisip na kung gising ka, ay isa na naman itong pagpapala na dapat mong ipagpasalamat. Kaya pahalagahan mo ang bawat minuto ng iyong buhay. Walang magandang idudulot sa buhay mo ang pagrereklamo tungkol sa iyong relationship status. Kaya pahalagahan mo ang bawat bagay na meron ka ngayon dahil hindi ka na ulit magkakaroon pa ng second chance na makuha pa ulit ang mga bagay na ito. Kapag na-appreciate mo na ang lahat ng bagay na meron ka sa iyong buhay, lalo kang magiging kontento sa buhay mo at sa lahat ng dumarating dito. Pahalagahan mo rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tiyak nga nagaganda ang buhay mo. Kapag pinapahalagahan mo ang mga bagay na nasa sayo, pinapahintulutan ka kasi nito na makita o mabilang ang mga pagpapala na meron ka, na siyang susi para maging komportable tayo sa ating buhay. Number 2, maging open-minded ka sa mga bagong bagay. Maraming bagay ang tutulong sa iyo para mamuhay ng simple at mas masaya kaysa sa buhay mo dati. Subukan mo mag-travel sa mga lugar na hindi mo pa napupuntahan at i-explore mo ang bawat moment na hindi mo pa nararanasan, kagaya ng scuba diving, snorkeling, kayaking at iba pa. Umalis ka sa comfort zone mo at pumasok ka sa mundo na puno ng maraming oportunidad. Mas magandang mag-explore para matuto kaysa mag-stick lang sa isang bagay. Maging open ka sa mga bagong karanasan na magpapa-excite sa buhay mo. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot mo na gawin ang mga bagay na gusto mo. Pwede mo nga simulan na magkaroon ng travel career around the globe. Who knows, malay mo, maging business mo pa ang pag-travel someday. Ang mga bagong karanasan ay magpapasaya sa buhay mo. Bawat bagong karanasan ay bahagi din ng bago mong journey sa buhay. Maaaring puno ito ng problema, pero may reward din naman sa dulo. Number 3, tingnan mo ang kahalagahan ng perfect timing. Sabi nga nila, timing is everything, lalo na sa relationship. Ang oras ay may magandang paraan para ipakita sa atin kung ano ba ang dapat nating gawing prioridad sa buhay. Kaya imbes na magmuni-muni ka kung bakit wala ka pang relationship, bakit hindi mo subukang ipaalala sa sarili mo na may tamang oras para sa lahat ng bagay? Subukan mong maghintay sa tamang panahon na inilaan ng Diyos para sa iyo at tiyak na magkakaroon ito ng positibong resulta. Maging patient ka lang at magtiwala na lahat ng bagay ay darating sa takdang panahon nito. Number 4, subukan mong magkaroon ng meaningful na mga hobbies. Yamang wala ka namang responsibilidad sa relationship, subukan mo na magkaroon ng meaningful na mga hobbies. Dito na i-engage ang iyong kaisipan at puso. Paano ko naman kaya marireach yung engagement na yun? Well, nakapaloob sa engagement na ito ang mga bagay na interesado kang gawin na nagpapasaya sa iyo araw-araw. Yes, tama ang narinig mo. It's regular, on a daily basis. Isa itong interes na nagbibigay ng inspirasyon sa ibang mga tao at nagbibigay din ng lifetime benefits sa mga buhay nila. Ang pagkakaroon ng meaningful na mga hobbies ay nag-e-express ng buong pagkatao mo, in and out, hindi lang sa kung ano ang nakikita sa iyo ng ibang mga tao.
Ito ang pagiging masaya na mag-explore sa mga bagay-bagay, kaya ng pagbabasa ng mga libro o mga magazines na related sa mga bagay na interesado kang malaman, o di kaya yung mga movies na kapupulutan mo ng mahahalagang aral. Magdagdag ka ng mga bagay na magbibigay sa iyo ng inspirasyon. Kung meron kang isang bagay na gusto mong gawin, ngayon mo na ito agad simulan. Gumawa ka ng mga kakaibang bagay na magcha-challenge sa iyo. Number 5. I-enjoy mo ang pagiging malaya mo. Kung single ka, malaya kang gawin ang lahat ng bagay na gusto mo. Pwede kang magkaroon ng maraming oras para sa sarili mo. Kaya sa halip na magreklamo ka sa relationship status mo, bakit hindi mo na lang kaya i-enjoy ang freedom mo habang single ka pa? Ang pagiging single ay hindi oras para ma-in love. Pero panahon mo ito para mag-work at mag-grow bilang isang individual. Lagi mong ipaalala sa sarili mo na may purpose ang Diyos kung bakit kanya inilagay sa ganyang sitwasyon. And probably, ginawa niya yon para matuto ka na maging confident at mag-improve sa iyong personalidad. Number 6. Maging independent ka. Mapapaganda ng pagiging independent ang future mo. Diba ang sarap isipin yan? Oo, masaya yun dahil hindi ka katulad ng iba na masyado nagre-rely o dumidepende sa karelasyon nila. Ang ating kaligayahan ay hindi dapat nakadepende sa ibang tao. Ang tunay na kaligayahan ay dapat na magsimula sa iyo. Oo, sa iyo mismo. Lagi mong tandaan na kung mag-break man kayo ng kasintahan mo, tiyak na magiging desperado ka dahil na-attach na ang feelings mo sa taong iyon. Oo, nakakaginhawa sa pakiramdam na kaya mong mamuhay sa sarili mo nang hindi dumidepende sa ibang tao. Siyempre, hindi mo lang dapat ma-realize kung gaano kasaya na maging single. Dapat na ma-realize mo din kung gaano kasaya na naglalaan ka ng oras para sa sarili mo. May iba pa ba kayong alam na tips kung paano maging masaya kahit single ka? Please comment down below at re-replyan ko ang mga comments nyo. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Paki-turn on na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bago naming videos. And as always, thank you for watching. See you sa next video.